po, babalik po ba ako doon ulit? Sige, eka bumalik ka, tingnan mo kung ano ka ng salamin. Wala rin po talaga silang nakita ang diferensya sa mata ko. At tapos sabi po sa akin ng doktora, bibigyan daw po niya ako ng pamatak, yung pamatak lang daw po doon sa loob 2005, papatakan daw po niya ako, baka daw po may makita silang problema. Sabi ko po sa doktora, hindi na po, sabi kong ganon. At ang inisip ko po, dito po ako sa Dambana gagaling. Hindi po yung pamatak nila, kundi yung pamatak po dito, na aksiba, yung pong pinapatak sa akin ni Berhel. Eh, sinabi ko na lang po sa doktora na wala po akong perang dalang ganon na pambayad. Pero sa totoo po, meron, hindi po ako nagpapatak sa kanila. Tapos kapon po, binanyosan po ako ng mahal na apo mula Biyernes hanggang kahapon po. Eh, pero dinediretso ko din po para lubusan akong mawala yung aking ano. Pero ala po akong nararamdaman. Nung ilang beses po, sinubukan pa rin po ako. Talaga pong umierong po yung ulo kong ganyan. Nasaksiyan po ng mahal na apo. Di po pinagaganyan ako ng mahal na apo. Eh mula po nung natagpos yung banyes ko kahapon, wala na po akong naramdaman kahit na ano. Talaga pong napakahiwaga niya kahapon nga po, ang Mama Mary, wala pong mahal na apo. Pinabalik niya po ako kahapon, Linggo. Eh, wala po siya. Sabi ko po sa Mama Mary, kayo na lang po ang mag-ano sa akin dahil parehas lang po yon. Alam niyo po ba ang kahiwaga ang naganap sa akin kahapon? Hanggang binubuhusan po ako ng Mama Mary ng mainit na tubig, meron naman po ako nararamdamang umiihip sa akin na malamig na malamig. Talaga pong totoong-totoo pong pinadama po sa akin, hanggang binubusan niya po ako ng mainit, may umiihip naman pong malamig sa akin. Kaya po, sabi po ng Mama Mary, inalis na po niyan lahat ng ano sa katawan ko. At sinabi ko nga po sa Mama Mary kanina, binanyasan niya po ako na kagabi po nagpapanaginip po sa akin ng isang tao na nagsakay sa akin, maitim na mataas na baing nagmaitim. Sinakay po niya ako sa sasakyan na ang ano ko po sa panaginip ko, taxi. Bakit naman maitim? Itim yung pinagsakyan sa akin. Tapos sabi ko, tapos po binukas niya yung sasakyan, iniwanan niya po ako sa loob. Tapos binubuksan ko pong ganyan, hinahanap ko yung babae, nawala na. Sabi po ng Mama Mary, iniwanan na daw po niya ako. Iniwanan ka na ikaw, hindi ka nagpadaig sa ano sa kanya. Hindi ka nagpadaig, hindi ka nagpatalo. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa Panginoon at sa mahal na Apo Kunching at ang Mama Mary na siyang gumabay at sumabaybay sa akin. Maraming maraming salamat po, Apo. Kung siguro po kung wala po kayo dito, iyan na po siguro ko ngayon. Talaga po talagang hindi ko po kayang pasalamatan ng Panginoon na sobra-sobra po talagang binigay niya po sa akin. Eh, nung po kasi, hindi na po ako ganong nagpupunta dito, talaga pong aaminin ko po, na talaga pong naano po ako napagpunta dito mula po nung namatay si Tatang. Para po bang ayoko nang lumabas ng bahay, ayokong pumunta dito. Ewan ko po sa sarili ko, talaga pong sobra po talagang inano ko po yung nawala po si Tatang sa amin. Hindi ko nga lang po pinapahalata sa kaya inda ko. Na siguro nga po, pinatutuhanan lang po na binigyan niya po uli ako ng isang pang ano para ulit mabalik po ako dito. Na binigyan niya po uli ako ng isang ano. At pinakita rin po siya sa akin, may pinatutuhanan lang din po siguro ang Panginoon sa akin na kung ano ako kamahal ng aking mga magulang, aking mga kapatid at aking mga anak. Na para din po ako nung nag-ano, parang ala-ataka ako nag-ano sa akin, pero ngayon po talaga napatutuhanan kung sobra-sobra ang pagmamahal sa akin, lalo na po ang inda ko. Siya po ang nag-alaga sa akin, doon po ako natutulog sa kanila. Mula po nung nandiyan yung kapatid ko, hindi po ako natutulog sa amin. Doon po ako sa tabi ni inda ko natutulog, hindi po ako umuwi sa amin. Kaya sabi ko, napakahirap ng, talagang mahirap ang walang magulang. Kaya sabi po, ngayon po siya nangyari sa akin. Ang mga anak ko, sabi po sa akin ng mga anak ko, Nanay, kahit ano, huwag ka nang gagawa kahit ano, Nanay. Basta araw-araw pumunta ka na lang sa Divine Mercy. Kahit ano, huwag ka nang umano, napakahirap, Nanay, na mawala ka. Yung po ang pinatutuhanan sa akin ng Panginoon, na kung gaano siya kadakila, pinamulat niya sa akin lahat kung ano ang
mabuti kung ano ang ano sa aming mga sa aming pamilya. Maraming salamat po sa Divine Mercy at ang aking mahal na Apo Kunching, ang Mama Mary at ang lahat ng kapatid ng Divine Mercy. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ako po isang buhay na patotoo kung paano ko po nasilayan at narinig ang paggalakpak ng kanyang pagbagsak at kung paano ko po nasilayan ang paghandusay ng kanyang lupang katawan na kung susuriin mo po ay para bang wala na. At tinignan po namin yung bukol na sobrang laki. Subalit nung nabanyo sana, mahal na Apo Kunching, at nadako sa dakong ito, buhay ang Diyos, pag-uwi niya po, wala na po yung bukol. Buhay po ba ang Diyos? Udyok po sa kanyang puso na magbahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Arlene Relente. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Inaantok na po ba kayo? Marapat lamang po na ating gisingin ang ating kaisipan at damdamin upang ganap po nating manamnam ang bahagi ng Diyos sa dakong ito. Amen po ba yun? Nasa ko lamang pong ibahagi ang kadakilaan, kahiwagaan po ng Diyos na ipinasilay sa aking buhay. Natungo po ako sa dakong ito sa kaparaanan ng Ama. Noon po, wala pa po akong karamdaman. Nagtungo po ako dito, sinama po ako ng nanay ko. Subalit, wala po sa kalooban ko na magtungo sa dakong ito sapagkat hindi nga po ako naniniwala sa mga Katoliko dahil may mga santo po, may mga rebulto. Subalit, sadyang kaibuti ng Ama sapagkat dito po lahat ng katanungan ay kanyang sasagutin. Amen po ba yun? Kung papaano, ang una ko pong katanungan noon, sabi ko sa sarili ko, Ama, sino po ba ang totoo? Ano nga ba ang totoo? Bakit ako nalilito? Iba't iba ang katuruan ng tao. Yun po ang sumasagi sa isip ko sapagkat sa sinalihan ko po na isang religious group, ang katuruan po sa amin ay walang sasambahing Diyos-Diyosan. Subalit, hindi po yaon na ipalawanag ng mabuti, kaya ganyan na lamang po ang panghuhusga namin sa mga may rebulto. Subalit, dito po sa dakong ito, lahat po ay pinapaliwanag. Amen po ba yun? Na yung mga rebulto po na yaan ay isang pagsasalarawan sa pagsasakripisyo po ng ating Panginoong Jesus. Noong mga panahon pong iyon, bali nag 50-50 po ako sa parang hindi ko alam kung alin pa rin po ba talaga ang totoo. Kung papaano kumilos ang banal na espiritu. Batid kong may banal na espiritu, subalit hindi ko po batid kung gaano siya kapangyarihan, kung gaano siya kadakila. Dumatal po ang pagkakataon na naging madalas po ang pagtungo ko sa dakong ito at parang every 12:30 po, parang sinasabi ko sa isip ko na oras na nang gawain dito. Parang ang laman ng isip at puso ko ay nandito na. Parang hinahanap at hinahanap ko po ang dakong ito, bagamat may tinutunguhan po akong iba. Sa kalooban po ng ating Panginoon, isinilid po niya sa akin kaisipan ng katotohanan na sadyang ang dakong ito ay makatotohanan. Boy po ba ang Diyos? Yun po, unti-unti sa pakikinig ko ng mga banal na salita sa mensahe ng banal ni Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, unti-unti po ako naliwanagan. Nagmithi po ako noon na sabi ko, Ama, nawa po magkaroon po ng pagkakataon na isang beses man lang ay makasalubong ko mahal na Apo sapagkat gusto ko po siyang makaniig. Parang ando na lang po ang udyok sa puso ko na parang gusto ko siyang makausap ng one-on-one kasi po iba po ang nararamdaman ko. Hindi po
pumasok sa kaisipan ko ni sa hinagap man lang na ako'y maglingkod sapagkat ang nasa ko nga po bilang kabataan ay makapagtrabaho, makatulong sa magulang. Subalit, yun po ay nabago. Ganang pagkatao, hindi ko maipaliwanag bakit pinili ko ito. Subalit ito ang kalooban ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Marami po nagsasabi, bakit daw sinayang ko ang buhay ko dito? Ano napapala ko dito? Ang kamag-anak ko po, pag umuwi po ako noon, sinasabi nila, ba't sinasayang mo yung oras mo doon? Nag-aral ka. Ganyan lang ba gagawin mo? Hindi ka mag-aaral? Sapagkat sa amin pong apat na magkakapatid, ako lang po nakapagtapos. Dahil po sa kahirapan ng buhay. Subalit, ba't pinili ko ito? Sapagkat batid ko po na ang ama'y kikilos para sa kanila. Sapagkat naisin mo man, gustuhin mo man, kung di kalooban ng Diyos, hindi magaganap. Amen po ba yun? Kaya po, sa kalaunan pong yaon, parang na-magnet na po yung puso ko dito. Parang gusto ko sa bawat araw ay naririto ako. Kaya't bagamat nung mga panahong yaon ay nag-aaral ako, sa halimuyak po na bango ng banal na Espiritu, doon po siya nagpapadama. Talagang napakabango po. Nabatid ko, nagpapadama po siya sa akin. At nagpapasalamat po ako sa dakilang Ama sapagkat ako po ay ginamit niya bilang katuwang po ng mahal na Apo sa pagtatala po ng mensahe ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng Facebook, sa mga nagbabasa po ng mga mensahe po. Sadyang kung bilang pagkatao, hindi po bilang tao ang tuwirang nagdaratal po ng mensahe, kundi mula po yun sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa dinami-dami po ng mensahe sa bawat araw ay tuwirang bumabalong ang salita ng Diyos na hindi nakakasawa, hindi pa ulit-ulit, kundi sa bawat araw ay bago. Sa bawat araw po na binibigyan pagkakataon ng Ama na ako po ay magtala, na dinadatal po sa kataon ng mahal na Apo. Kanina po, habang kami po ay nagtatala, habang si Apo po ay nangungusap at ako naman po ang nagtatype, nakadali po ang banal na Espiritu sa kanyang katauhan. At parang may binuhos po siyang pabango, na napakabango, na umaalingasaw po talaga. Doon po, patuloy na dumaloy na patutuo lamang po ng ating mahal na Apo kung siya ay ginagamit ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po tayo pong lahat, kung papaano ang pagpapatotoo ng ating mga kapatid sa dakong ito na buhay ang Diyos, na tuwirang kumikilos sa ating buhay. Ang sabi nga po, kung siya po ang paghahariin natin sa ating buhay, hindi po tayo mahihirapan, hindi po tayo masasakitan. Kundi bagkus may pinagdaraanan man, hirap, sakit, tusa man yan, ang Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang ating kaagapay, ang lahat ay mahuhulagpusan. Amen po ba yun? Kaya po, wala po akong kahilingan sa Ama kung hindi mapagharian niya, makatupad sa kalooban niya, hindi lamang po dito, kundi pati sa aking pamilya, kung papaano pag-uwi po ako, ay maipadama ko po ang pagmamahal na bahagi po ng Diyos sa aking buhay. Kaya po, katotohanan po ang sinasabi ng banal na Espiritu na kapag nakatanggap ka na, kapag nakakilala ka na, ang pagnanasahin mo sa bawat araw, ay huwag nang mawala ang damdamin na pinagkaloob niya sa iyo sapagkat wala pong makapagbibigay ng tunay na kagalakan, maliban siya lamang. Buhay po ba ang Diyos? Sinasabi po na dapat ako po magbahagi lagi sapagkat kasama po ako lagi ng mahal na Apo. Subalit, bilang katauhan po, nandoroon po yung, minsan po kasi, parang sumasagi sa isip ko, kapag nagbabahagi ako, pagkatapos nun, andyan ng pagsubok. Amen po ba yun? Subalit, sa kadakilaan, sa kahiwagaan ng ating Panginoon, tanggapin mo ang pagsubok at pagdalisay na yaon.
sapagkat doon ka tatatag, doon ka titibay. Siguro po may mga nagtatanong sa kaisipan bakit hindi na po nawala yung pinagdaraanan ko, yung ano ko po sa balat, subalit katugunan nga po ng Banal na Espiritu na pagbatahan ko kung ano man ang pinagdaraanan ko sapagkat ang lahat po may kalayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid ko, nawa po ang bawat pagdatal ng Banal na Espiritu ay ating namnamin, ating damhin, ating tanggapin upang may maiba, mabago sa ating pagkatao sapagkat tayo rin po makikinabang sa kaloob niya upang sa gayon, tuwiran nating makamtan ang tunay na kaligayahan, tunay na halaga at tiwaga ng buhay. Yun lamang po at maraming salamat po. Katotohanan po ang sinabi ng ating mahal na kapatid sapagkat bilang isang kabataang lingkod, bilang pagkatao na naisin naming magtrabaho, subalit nang dahil pinulaan kami ng kakaibang damdamin na mula sa Kanya, tuwiran namin siyang pinili sa aming buhay. At ang susunod ng magbabahagi ay isang alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating Mother of the House na si Mother Marisa. Salamat sa iyo, dakilang Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, na sa bawat araw ay patuloy mong nilalayon, ihasik sa mga anak mo. At sa oras na ito, Ama, nawa ang lahat ay makadama na ikaw ay naririto sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay patuloy nagbibigay ng mga aral upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon sa bawat araw kung atin lang pong mimithiin at tuwirang masusuri ang kalooban ng ating Panginoon. Bawat araw, hindi po tayo mababasyo. Amen po ba yun? Bawat araw, laging punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng paglingap, at hindi natin namamalayan. Akala natin kay hirap bilang tao, subalit napakadali pala sapagkat may kasama po tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, hindi ko na mabilang sa aking mga daliri ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ko. Mula nang ako'y naglingkod sa dakong ito bilang isang alagad, sabi ko nga po, sa bawat kaparaanan na pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon, bilang isang alagad, sa tuwing ay nagmimithi na makatupad sa kalooban ng ating Panginoon, na siguro nga sa una, isang taon, dalawang taon, tatlong taon paglilingkod, naroon pa rin sa isip yung hindi mo pa maifufull yung 100% na paglilingkod kung ano yung nais mong ipatupad para sa ating Diyos o tupdins para sa ating Panginoon. Subalit habang lumuluwat po, habang tumatagal at umuusad po ang panahon, higit po sa puso ko na nagbimithi po akong paglingkuran ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang binahaging pauna ko po sa inyo? Sapagkat kapag ikaw tao ay nagmimithi na paglingkuran ng Diyos sa paraan na gusto niya para sa'yo, yun lang po yung kaparaanan na makapaglilingkod din siya sa'yo. Amen po ba yun? Sa madaling salita po, halimbawa, sa dakong ito, kung titingnan lang nyo lang po, ano ba yung ilang oras na kami tutungo dito, makikinig, may gampanin, pagkatapos nun lilisa na patungo sa tahanan. Subalit, kung pagmamasdan po ng tao at hindi masusuri, parang kay dali lang, amen po ba yun? Parang iisipin, ano naman magiging problema nila, samantalang sasakay lang naman sila, tapos magluluto, kung anong problema. Yun ang tanong ng tao. Subalit, alam niyo po ba, sa karampot na bahagi na yan na pag-aatas, ang dami po kaya namin pinagdaraanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi mo maaaring baliwalain na ang paghahari ng ating Panginoon ay kailangan dumanas ka muna ng sangkatutak na kahirapan. Hindi po, maliit at malaki man, kapag pinahintulot ng ating Panginoon na ipatupad sa'yo, wala kang dapat ikatanggi, kundi panatilihin sa puso mo at sa isip mo na siya'y makapangyarihan at itatawid ka niya. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, doon sa mga kaparaan ng iyon, doon po pumapasok ang kadakilaan ng Panginoon para mapaglingkuran ka. Amen?
Alam niyo po, oo nga, sa bilang pagkatao sa unang buhay, batid nating lahat ang buhay ay mula sa Kanya. Ang lahat ng taglay natin ay mula sa Kanya. Subalit sa unang buhay na hindi ko pa siya ganap kilala, hindi ko naisip yun. Amen po ba yun? Kayo po ba sa oras na ito, ang taglay nyo, naisip nyo mula sa Diyos? Siyempre po, may naririnig kayo ngayon. Subalit kung kayo'y taong tao, hambing ni kapatid na Marisa sa unang buhay, hindi ko man lang naisip na ang taglay ko'y mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Subalit salamat sa Ama, sapagkat may isang kinalugdan ang ating mahal na Apo Kunching na nag-ulat, nagbukas ng diwa, naglinis ng aking puso upang sa dakong ito, maramdaman ko ang kadakilaan ng Diyos na maaari po pala siyang sa twinay tumupad sa aking pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, paano ba nalilinisan para maramdaman mo ang kadakilaan ng Diyos? Wala kang makikita na mga materialis puwertes na maaaring gamitin sa iyo. Halimbawa, ang ipin, makagagamit ka ng toothpaste at toothbrush. Wala kang makikita. Halimbawa, ay buhok. Kung gusto mo na malinisan, kailangan mag-shampoo ka at mag-creme silk ka pa yung conditioner para lumambot at pagtapos banlawan. Wala kang makikita. Subalit sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon sa mga aral ng Banal na Espiritu sa dakong ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, isa po yung paraan, yun po yung sandata na ginagamit para malinisan tayong lahat. Lahat ng partes ng ating katawan ay magagawa niyang linisan. Amen po ba yun? Kung tayong lahat ay tatanggap, upang ang kadakilaan ng ating Panginoon ay makapasok ng purong-puro. Buhay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid, nasabi ko nga sa loob ng mugo 8 taon sa April 5, 8 years na po akong alagad at bilang mother of the house, doon ko po nakita na sadyang kakaibang maglingkod. Amen po ba yun? Naroon po yung pinakikita ng ating Panginoon na kaya po pala hindi lahat ng tao ay makakatanggap sa Kanya. Amen po ba yun? Nasabi nga, sa tuwi na sinasambit ng Banal na Espiritu, hambing lamang kayo sa buhangin, na kapag dinakot ang buhangin, mas malaming malalaglag kaysa matitira sa palad. Alam niyo po, paano kaya magaganap yun? Sabi sa isip ko, ngayon po, nakita ko na, naramdaman ko na, na sadyang iilan lang ang matitira sa palad. Buhay ba ang Diyos? At ang bawat kaganapan na pagtataka ng tao, bakit lahat ay hindi masasakop? Sapagkat sa mga kaparaanan ng pagdalisay, lahat hindi makatutupad. Amen po ba yun? Naroon po yung mananahan na lang sila sa mundo, mundong-mundo at taong-tao na hindi na sila lalaban doon sa gusto ng Panginoon para sa buhay nila. Sa bilang isang lingkod, alam niyo po, kailangan po namin lumaban. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang pangarap po namin ngayon ay hindi pang mundo, kundi makarating po sa kaluwalhatiang walang hanggan na pinangako ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, tama po, hindi ganun kadali. Nasabi nga, paano ba? Ano ba ang gagawin ng isang lingkod, ng isang tao para makarating sa Diyos? Para makarating sa Kanyang kaharian? Alam niyo po, madaling sabihin, mahirap gawin. Sapagkat, katotohanan po, kailangan mayroon po tayong tanggapin sa ating puso para tumupad po sa mga bagay na yon. Amen po ba yon? At ang pinakasimple lang po na maibabahagi ko po sa inyo'y ganito. Sa ngayon po, na sa kaparaanan na natatawa nga ako, sabi ko kay Nanay Myrna, nakakatawa yung buhay natin, ano? Kung alam nyo lang ang pinagdaraanan. Sabay ganun, ano po, mapapaawit ka na lang at mapapatawa. Sapagkat nananalig kaming lahat na pinaglilingkuran namin sa dakong ito ay buhay. At ang ating ama-anak sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kailanman ay hindi ipagagapi ang sa twinay na nanalig sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po yung pinakasimple na maibabahagi ko po sa inyo. Paano ba makatupad upang kamtin mo ang kadakilaan ng Diyos? Siyempre po, nangangarap po kami makarating sa langit. Amen po ba yun? Kayo po ba? Nangangarap din po ba kayo? O sige, mamatay na tayo ngayon. Bayag ba kayo? O basta wala nang sumagot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kanina sabi niyo, makakarating kayo. Sabi nga ni tatay, sino ba ang gusto makarating sa langit? Gusto niyo ba makarating sa langit? Opo. O sige, mamatay na tayo ngayon. Gusto niyo ba? Bakit wala nang sumagot? Alam niyo po, hindi naman po mamamatay na lupang katawan. Kailangan mamatay ang pagkatao po natin para makarating po tayo doon sa gusto ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At sa ngayon po, bilang isang alagad, sabi ko nga po, kung mahina-hina lang ang pananalig mo,
Nakikita mo na ngayon ang dahilan bakit tinatalikuran ng Diyos ang tao. Bakit tinatalikuran ng tao ang Diyos, baliktad po pala. Sapagkat doon sa mga pinagdaraanan nila, naroon na yung kaukulan na hindi na nakita yung mga gandang ginawa ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos sa buhay niya, na kapag nakasalo na siya ng pagdalisay na hindi niya na makayanan, lahat isinisisi na sa Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Alam niyo po, ngayon po namin higit na ramdaman na kailangan po pala namin mga alagad na pinili at mga kaps na pinili sa dakong ito, maging mga tagasunod, kailangan po tayong lumaban. Buhay pa ba ang Diyos? Upang sa gayon po, ang paghihirap ng ating Panginoon na malayo tayo maligtas, ay makamtan din po natin yung kaligtas-ligtas. Amen? Huwag po tayong gumaya doon sa maramdaman lang yung ganito, tatalikod na. Ayoko nang maglingkod. Ang dami ko nang dinanas, maglingkod ako. Alam niyo po, matatawa na lang po kami kung iisa-isahin lang nga po namin. Nakakatawa po talaga, minsan ayaw pang pagtiwalaan. Subalit katotohanan po, pinasisilay po sa amin ang Ama yung kaukulang bahagi, bakit siya tinatalikuran ng mga tao. Kaya mga alagad, mga kaps, mga tagasunod, mga pasyente, lumaban po tayo at huwag natin talikuran ng ating Diyos. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, sa ngayon po, para marating ko yung kalawalhati ang walang hanggan, hindi naman kailangan mamatay ka ngayon bilang katawang lupa. Kundi, sabi ko nga sa ating Panginoon kapag ako'y dumudulo, Ama, yamang ikaw ang may-ari na ng aming buhay. Ikaw ang may karapatan sa aming lupang katawan. At ikaw lang ang may karapatan para gamitin kami. Naway patuloy mo pong ipadama sa amin kung ano yung dapat naming gawin para makagalak sa iyo. Naway patuloy mong ilayon sa aming isip, sa aming puso, ang pananahan ng iyong banal na Espiritu upang huwag kaming mawalay sa iyo. Nawa, kung ano man ang taglay namin ngayon, bilang ikaw ang nagbigay sa aming buhay, lahat ng ito hindi masayang, kundi magamit din namin para sa iyo. Boy po bang Diyos? Ganun lang po kasimple. Sapagkat lahat po ng ating ginagampanan, kailangan hilingin natin sa Diyos upang makatupad po tayo ng totoo. Amen? Hindi po ito isang pangangaral. Subalit nilalayon ko po itong ihayag sa inyo upang kamtin nyo din po na idulog din po kami mga alagad. Sapagkat isa po yan sa mga pangarap po namin, bakit po sa dakong ito ay nagpupunyagi po kami na makapaglingkod at makapaghandog ng kaukulang lupang katawan para magpagamit sa ating Panginoon. Hindi upang magpalakas o magpayabang, kundi inilalayon po namin na ipaabot sa inyo upang kayo rin po tagapakinig ay magmiti na kung ang mga alagad ay nagmimiti makarating sa kaluwalhatiang walang hanggan, hindi nga po ganun kadali. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Subalit, magiging madali dahil may tatanggapin po tayo at hindi nyo po namamalayan, gumagalaw na lang ang katawan mo. Halimbawa, sa pagbibigay, malayan mo na lang kahit ayaw ng kamay mo, inuudyok ng isip mo na iabot mo sa kapwa mo, hindi mo pwedeng tutulan. Amen po ba yun? Sapagkat ang control nito, ang Diyos ang may hawak. Gamit ang isip mo, damdamin mo, at ia-action na ng kamay mo. Buhay po bang Diyos? Sa madaling salita po, yan po yung mga kaukulang bagay-bagay na kapag ikaw pala'y nagmimithi, nakamtin ang kabutihan ng ating Panginoon, kailangan din maging mabuti ka sa kapwa mo. Amen po ba yun? At siguro